Wanyong hamnida mga ka-anyong to my channel, Anong Sayo TV. Today's video mga ka-anyong, mag-a-unbox tayo ng Fujidenzo personal refrigerator. 3.5 cubic feet ang height or ang size ng refrigerator ng ating i-unbox. Ang ref na ito mga ka-anyong ay ang first ever 2-door 3.5 cubic feet. Yes, you heard it right mga ka-anyong. Nag-research ako about this and I was able to confirm it. Totoo nga talaga na ito yung nag-iisang 3.5 cubic feet na ref na merong 2 doors. And hindi lang ito basta-basta na kauna-unahang may dalawang 2 doors na ref. Kasi mga kaanyong, trusted ang brand na ito, which is ang Fujidenzo. Alam naman natin na ito ay isang local brand na Japanese-inspired. Ang features nito ay syempre ang 2-door personal refrigerator. Meron siyang key lock side. And then, hard refrigerator top. Since made of metal yung ibabaw niya. Hindi siya yung parang napakanipis pag hinawakan mo. Talagang hard refrigerator top talaga siya mga kanyo. Meron din siyang tempered glass shelves. Kasi pag hinawakan mo yung cover niya, talagang meron siyang protector, which is yung tempered glass niya, di ba? And then, stainless loop door. Yes, looks like stainless talaga yung door niya, though parang may something like, though hindi siya totally stainless. Stainless loop nga, di ba? So, made of plastic pa rin siya. Lastly, ito yung pinakamagandang feature niya mga kaanyong. Meron siyang energy efficient function, which consumes very minimal of electricity. Right now, hindi ko pa siya mako-confirm kung totoo ba talagang may energy saving, energy efficient siya, kasi mag-unbox pa lang tayo. I will create a separate video regarding that after a month, kung talaga bang meron siyang energy efficient function. And i-compare ko siya sa previous month namin since nung nag-start kami gumamit itong ref. Yes, mga kaanyong. So, let's start. Mag-unbox na tayo. Hindi ba dura? Parang yung kaibigan mo yung plastic. As you can see mga kaanyong, maayos talaga yung packaging ni Fujidenzo dahil talagang sinigurado nilang hindi maaalog yung item habang dinideliver. Nilagyan siya ng tape doon sa mga part na maaring maalog habang nasa biyahe siya. Quality check muna tayo mga kaanyong kung meron siyang dents or any scratches para masigurado talaga natin na okay yung quality niya. So far... Thankfully, wala talaga siyang scratches or anumang dents. Alright, mga kaanyong, i-check naman natin ang freezer. Okay, ayan po. Medyo malawak naman siya. Isang dangkal yung taas. And
masyado nang maluwag yung ganitong freezer para sa ganitong size, 3.5 cubic feet. Check natin yung baba. Alright, meron din siya mga tapes para dun sa part na maaring maalog din at maiwasan ang defect habang din magkaroon siya ng defect ha, bago makarating kay buyer. Yan, tanggalin muna natin siya mga kaanyong. So, ito siya mga kaanyong. Yan. Your first two-door direct cool refrigerator. Yan. Tapos ito yung gilid niya mga kaanyong. Yan. And ito yung likuran niya mga kaanyong. Yan. Yan. Ito yung sa baba. According sa nabasa ko sa isa sa mga review, ito yung sa may tuluan ng tubig pag sa galing sa freezer. Tapos yan. Tapos itong pinaka-importante mga kaanyo, itong sticker na to, wag daw to tatanggalin according kay seller. Kasi hindi ma-void yung warranty pag tinanggal mo yan. Hindi naman in-explain kung bakit, kung ano ba yan. Basta wag na lang tanggalin. Alright mga kaanyong, let's check na yung loob ng ref. So let's check what's inside. Yan mga kaanyo. Natanggal na natin kanina yung mga nakalagay na tape. So, ito. Meron, andito yung user manual. I believe. Yes, ito yung sa ano, warranty card. Then, user manual. Binabasa pa ba ito mga kaanyo? Feeling ko wala na itong use eh, kasi binira or hindi talaga tayo nagbabasa ng ito. So, yaan mo lang yan. Then, yung para sa ice tube. Yan, sa freezer. Isa nga lang yung kasama niya. Ayan. And then, yung, ito naman, yung parang sa tingin ko sa itlog. Handle ng itlog. Saan natin siya ilalagay. Ayan. Para sa ilalagay. Basta ganyan. And then, ito, yung pangkayas ng yelo pag masyado ng makapal. Marami siyang gamit. Pwede natin siyang gamitin pang prito, pero wag lang malulutaw. Pwede pang ano ng palaman. Ganon. Ayan. So, balik ko lang muna ito. Okay, so let's check na mga kaanyong yung loob. Yan. So, sa tingin ko, dito ilalagay yun, yung para sa itlog. Ayan. Tapos dito, meron siyang lalagyanan. Ayan, dito. And dito, kung ano mo maisipang ilagay. Dito yung lalagyanan ng vegetables. Ayan. Hindi nga lang siya pwedeng lagyan mga kaanyong ng pichel kasi medyo maliit lang yung loob niya. Kung gusto mo lagyan ng pichel, tatanggalin mo to. Pero kahit wag na, spill-proof na lang na container yung gamitin para pwedeng ihiga. Tapos, ito yung kanyang freezer. Maganda yung freezer niya para sa 3.5 cubic feet kasi malaki yung allowance niya compared sa normal na ref na ganito yung size na sobrang liit lang talaga as in. Parang pag nilagyan mo ng yelo, yun lang, wala na siyang pwedeng ipatong. Ganyan, yan siya mga kaanyo. And ito yung loob, yung sa may ilaw, then yung adjustment, kung max, medium, yan. Ang features ng ref na ito mga kaanyong ay meron siyang low noise design, quick cooling, so hindi ko pa siya natatry, so I'll create another video after a month, or after a week maybe. And then meron siyang interior light. And also, yung pinakamaganda sa kanya, yung energy efficient compressor or yung inverter. Matipid daw siya sa kuryente. So, yun na. So, maybe after a month, gagawa ko ng another video para i-review kung totoong may energy saving efficient siya. Energy efficient compressor. I-check natin kung magkano yung magiging additional sa monthly bill namin sa kuryente. That's it, mga kaanyong. If you are new to my channel, don't forget to hit the like, subscribe button, pati na ang notification bell, subscribe button. See you on my next video. Annyeong!